Hello mga ka-technical! Welcome ulit sa aking video tutorial. So kung bago ka sa aking channel, please like and subscribe at hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos na i-upload. Sa ngayon, ngayong video na ito, pag-uusapan natin ang ito ang tinatawag na push button. Ang nais natin dito sa ating video tutorial ay maturuan yung mga nagsisimula pa lang sa electrical, yung mga gusto matuto sa motor control. Siyempre lahat naman tayo dumadaan sa baguhan, kaya masaya ako na i-share sa inyo yung aking kaalaman mula sa mga basic hanggang sa matuto tayo sa mga complicated na mga wirings ng mga tutorial, no? So sa ngayon, iisa-isahin natin yung mga components at device na ginagamit sa motor control. So meron tayo dito ang pinaka importante sa lahat, ginagamit siya sa motor control para sa control circuit, itong push button. So itong push button ay intended lang sa industrial. So paano ba ang electrical symbol ng push button? Ang electrical symbol ng push button ay ganito. So makikita niyo siya, yung contact niya. Ayan. Tapos normally open siya. Ganyan siya. Sabihin, hindi pa siya naka-contact. At ito yung pinupush natin. Pinupush natin sa taas. Okay? So ito ang push button normally open. So bakit natin tinawag na normally open itong push button? Simple lang, para malaman natin mga ka-technical, bubuksan natin yung loob ng push button para malaman natin kung ano o kung paano ang operational niya sa loob. Okay? So buksan na natin, meron siya dito ng dalawang tornilyo. Ayan. Buksan natin. So ayun. Ayun, nabuksan na natin. So ito yung laman niya. Okay? So meron siyang dalawang tornilyo. Tapos ito yung contact point niya. Ito yung mga tornilyo niya na kinokontakt niya sa loob. So ngayon, hindi siya, wala silang contact sa isa't isa. Kasi ang magkocontact sa kanila ay ito. Ayan. So makikita niyo ito, ito yung nagbumababa at tumataas. Ayan. So meron dito, makikita niyo yung kulay white. Ayan yung pinupush. Magpupush siya dito. Makikita niyo, ayan siya. Tingnan niyo maigi, ipupush niya. Tapos babalik siya. Galing, ha? So itong dalawa ang nagko-contact dito sa dalawang tornilyo. So yun yung operational niya. Dahil ito may spring dito sa loob, maririnig ninyo, babaon siya pabalik. At dahil nga may spring din siya na nandito, nakalock siya rito. So kapag itinulak mo siya, andun yung spring niya, babalik yung spring niya. So paano po ulit gumamit ng tester, mga technical? Number 1, para makuha natin ang continuity, mag-check tayo. Ilalagay natin ang tester sa times 1. After ilagay sa times 1, i-short natin ang ating test probe. Kailangan nakalagay siya o nakatapat siya sa 0. Okay? So itatapat natin siya sa 0. Mahalaga na nakatapat siya sa 0, kasi kung hindi siya nakatapat sa 0, for example, nakaganito siya, hindi accurate yung makukuha ninyong reading. So ngayon, i-check na natin. Tingnan maigi ang multi-tester. Itong itaas ang aking uunahin. So, ayun. Hop, 0. Yung baba naman. Hop, 0. Ayun. Medyo malambot kasi siya. Oh, ayun. So, 0. So, ngayon, pag tinest natin itong itaas at saka sa baba, makikita ninyo, meron siyang spring. Ayan, o. So, connected silang dalawa, kung makikita ninyo. So, dapat, diba, parang ang contact niya ay shorted dahil pare silang bakal at magkadugtong sila. Pero dahil naka-coil siya, tingnan ninyo ang magiging reading. Kaya mahalaga na naka-0 ang yung tester para malaman nyo yung accurate na reading.
So, susubukan natin i-tester itong taas at saka itong baba na nagko-connect doon sa kanyang spring na mayroon siyang spring sa gitna. Tignan natin kung ano makukuha nating reading. Zero din ba? Kasi connected sila eh dahil nakakonect sila doon sa spring. So, dahil naka-loop siya, ito ang kanyang reading. Ayan, nakita nyo? Hindi siya umabot ng zero. Oh, bakit kaya ganon? Kasi meron siyang resistance. So, ibabalik na natin yung tornilyong dalawa ng push button para maipakita ko na sa inyo kung paano yung operation niya. So, ngayon, mga ka-technical, bakit siya tinawag na push button normally open? Kasi, ang ginagamit natin, itong nasa baba. Itong nasa baba, hindi pa siya nakakontak. So, para makita natin kung nakakontak siya o hindi, tetesterin natin, tingnan ninyo maigi. So, itong baba, ayan o, wala siyang palo, ibig sabihin hindi siya nakakontak. Mag-ooperate lang siya o magkakontak lang siya pag press natin itong push button. Press natin ha. Ayun. Makita niyo yung pointer. Nagpunta siya ng zero kasi nag-contact na itong nasa baba. So, itong nasa baba na ito, dito natin i-coconnect yung ating load, yung ating kokontrolin o ang ating susupplyan. So, dito sa aking sample, gagamitan lang natin siya ngayon ng ilaw. Ito yung pinaka-indicating light natin o lamp natin para makita kung paano nag-ooperate ang push button. Pero tulad na sinabi ko, itong push button ay ginagamit sa industrial at mostly ginagamit po siya sa pag-control sa magnetic contactor. Okay? So, mamaya, gagawin ko rin ang video kung paano nito susuplayan ang magnetic contactor. Ito ang main purpose niya na gamit niya, ang magnetic contactor. So, ngayon, papakita ko lang sa inyo kung paano mag-operate itong push button. Okay? So, ngayon, wawiringan natin itong push button. Ang pag-wire itong push button, kung meron tayong load, tandaan natin na ang load, ang isang linya lagi niya, tulad ng ilaw, ang ilaw ay laging isang linya niya ay papunta sa isang supply. Kung line neutral ka, ang ilaw mo dapat ay nasa neutral. Pero dito, line to line tayo. Okay, line 2, kadiretso siya sa line 2. Itong kabila niya na supply ay dediretso dito sa contact ng push button. Okay? So, ito namang kabila ng push button ay pupunta sa supply natin. Line 1. So, makikita ninyo, itong dalawa, pag-press natin to, magdudugtong silang dalawa at iilaw na ang ating load. Pero pag nirelease natin, mawawalan ulit siya ng supply kasi magiging normally open na naman siya. So, ngayon, wawiringan natin siya para makita natin yung ating example. So, yung isang supply natin, automatic, lagi siyang nasa ilaw. Okay? Yan ang lagi niyong tandaan mga ka-technical na kahit na nasa residential kayo, kapag magkakabit kayo ng ilaw, dapat yung isang linya nasa ilaw na agad para hindi na kayo malito. So, ngayon ikakabit na natin yung isang linya. Ngayon, meron na tayong isang linya. Ito na yon, yung line 2 natin. Ang gagawin na lang natin, na iwan natin, ay yung push button papunta sa ilaw. Ito ngayon sa ibaba ang gagamitin natin. Kasi ito siya, oh. Okay, mga ka-technical. So, ikakabit natin yan. Tapos, pag naikabit natin yan, ito, yung push button, nakikita ninyo, push button, papunta siya ng ilaw. So, ikakabit na natin tong linya niya papunta sa ilaw. So, ang natitira lang natin ay itong linya na ito. Kabilang push button papunta sa line 1. So, ito ay sa ating line 1. Iko-connect natin ngayon dito sa ating push button. So, ikakabit na natin siya. So, habang nanonood kayo mga ka-technical, i-like at i-subscribe nyo na itong video tutorial ko para pag may bago akong in-upload, magno-notify sa mga cellphone ninyo. So, ayan mga ka-technical, nakabit na natin yung para sa kanyang line 1. So, kumpleto na ang ating circuit. Ngayon, ite-testing na natin. Okay? So, ngayon, ipipress natin siya para masupply nitong ilaw. Okay? So, ito. Ayun.
So umilaw siya kasi naka-press tayo. Pero pag ni-release natin ito, mawawala siya ng supply. Yun. Wala uli siyang ilaw dahil nawala siya ng supply. Press uli natin. Hop, nawala siya ng supply. Press uli natin. Nawala siya ng supply. Okay? So, yun ang function nitong push button. Ito kasing push button ay ginagamit talaga para sa pag-supply sa magnetic contactor. Ang magnetic contactor kasi ay mayroong auxiliary contact o tinatawag na maintaining contact na 13-14 na kapag sinuplayan natin at nasuplayan papunta ng coil, ang ating 13-14 ay mag-hold siya. So, mag-maintain siya. Tapos, kahit i-release natin ang ating push button, ay meron ng supply ang ating magnetic contactor. So, ganito ang mangyayari dyan. Makikita ninyo, itong push button, ayan, yung push button natin. Itong ating magnetic contactor, meron siyang A1 at A2. Ito yung holding coil na tinatawag. Ito yung coil niya. So, ito yung A1, ito yung A2, at ito yung ating coil. Ito yung dapat nating supplyan. Okay? Para ma-energize siya. Okay? So, lagi, itong load, lagi natin tandaan na yung isang linya niya ay direkta lagi sa isang supply. So, ito ay nasa line 2 na. At ito naman, kabila, ay syempre, nandun na sa line 1. Kung mapapansin ninyo, wala pa tayong stop dito kasi ipapakita lang natin yung function ng push button. Okay? So, ito, contact na to ay pupunta ng normally open ng 13 at 14. Ayan. So, kung makikita ninyo, no, kung ito ay holding contact, kung ito yung nagme-maintain ng contact, pag ito ibinaba natin, press natin, magkakaroon siya dyan. So, makikita nyo nito, pag ibinaba mo na itong push button, di ba? So, ito na yung mangyari sa kanya, magko-close na siya rito at ito ay magko-close na. Pag ni-release mo siya, babalik siya sa ganitong position, di ba? O, so, hindi na uli magka-contact ng dalawa. Pero yung nasa baba niya, na 13-14, ay naka-contact na, naka-close na siya. So, regardless na ang inyong push button ay nakababa o hindi, meron ng contact ang inyong auxiliary at na-supplyan na siya, na-supplyan na niya ang inyong coil ng A1 at A2. So, ito, kahit na naka-release na siya, okay lang, meron na-supply ang inyong contactor. So, para makita nyo yon sa video na ito, panoorin nyo ang part 2 at doon ko ipapakita yung operation ng push button para sa magnetic contactor. So, sana mga katitechnical may natutunan kayo sa aking video tutorial. Please like and subscribe. Stay safe, stay humble. Bye-bye!